Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Horoscope Virgo time from August 23 to September 22. Ano-ano ang nakalaang swerte, problema, mga pangyayari sa buhay-buhay natin sa panahon ng Virgo, lalo na ngayong araw na ito ng August 24, 2023, araw ng Huwebes. Ang karera ay maganda. Lumabas ang Queen of Coins. Ang ibig sabihin nito, maraming pera. Or nabuo mo na ang dapat mong gawin o isagawa at ngayon na ang pag-ani ng mga bagay-bagay. At gayon din sa karera, natapos mo na o matatapos mo na ang dapat mong isagawa sa panahon na ito. Hindi naman tinutukoy na ikaw ay umalis sa trabaho mo ngayon. Kung ano man ang trabaho mo ngayon, gawin mo. Kung hindi ka nagtatrabaho o nagninegosyo ka, maraming perang papasok para sa inyo. Love aspect. Ang nakuha natin ay baligtad na Two of Wands. So, posible na ang pag-ibig o ang pagmamahalan ay magkaroon ng rift. Rift na hindi naman grabe, parang nagkagalitan lang o nagkagulatan. O dapat merong isa sa inyo na magpakumbaba o magbigay. Kung hindi, sabong ang tawag dito. Magkakaroon ng sabong. Away, 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 away. Ganyan, no? Money and opportunities. Nakuha natin ang baligtad na Knight of Wands. Ang ibig sabihin nito, hindi pa napapanahon na ikaw ay pumailan lang sa daigdig ng pagninegosyo o pangangalakal. Kulang pa ang iyong kaalaman. Kulang pa ang iyong nalalaman sa pagkukomersyo. So, siguro mamasukan ka muna sa gusto mong gawin o buksang hanap buhay o negosyo para magkaroon ka ng kaalaman, hindi lang expertise kung hindi yung in and out ng negosyo na gusto mong pasukin. Halimbawa, gusto mo magbukas ng coffee shop, ni wala kang alam tungkol sa kape. So, kailangan mo yung pag-aralan technically. Gayun din yung paghahawak o paggamit ng PCOS machine o yung pag-inventaryo kasi kakailanganin mo yun. So, isang bihasa sa mga ganitong pangyayari ay ang mga accountant o ang mga bookkeepers. So, siguro, isa ring training mula sa kanila ang dapat mong gawin. At ang money and opportunities nga na lumalabas dito, base sa parahang ito na lumabas, ay kailangan mo munang mangamuhan para mapag-aralan mo ang mga gagawin mo kapag ikaw ay nagtayo na ng sarili mong negosyo o pangangalakal. Life coach. Ang nakuha natin ay baligtad na the Hierophant o Hierophant. Isang Hierophant eh. So, pareho lang tama yan. So, itong Hierophant ay may kinalaman sa protocol, morality, the following, or the order to be followed. Not necessarily being subservient o yung ano ka lang, lagi kang yes, yes lang, yes, yes. Yes man, yes ma'am ka. Hindi ganun. So, ang life quotes na sinasabi ay hanapin mo ang katotohanan sa buhay o ang realidad sa buhay at doon ka bumaybay. Hindi pwedeng sunod ka lang ng sunod. Sinabi nito doon ka, hindi pwede yun. So, ang bottom line ng ating life quotes ay don't follow your leader at all. Or kung mayroon man, pwede naman sinasabi na sundin mo yung leader mo, pero tingnan mo kung tama ba ang iniuutos niya o tama ba ang binibigay niyang ehemplo para sa inyo.
At gayon din sa iba pang kaisipan tungkol sa life coach kung lumabas itong The Hierophant na ito, ang ibig sabihin nito ay hindi laging okay na sumunod sa tama. May panahon na dapat na hindi ka sumunod sa tama. Halimbawa, sa traffic, no? Tapos sa emergency, kailangan mo bang sumunod doon kung counterflow? Natural, hindi. Emergency na yan eh. So, merong ibang ibig sabihin. Ano pa? Limbawa din, palakain ka ng sabaw ng kalabasa o kalabasa, kumakain ka ng kalabasa. Eh, base sa iyong food intolerance test, bawal sa iyo ang kalabasa. Bakit mo kakainin yun? Kaya nga, may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang paggamit.